just like to ask, ano yung estado ng puso nyo at this point? From Gara, even the next, status ng puso nyo at this point? Sorry, what's the question? Ano daw po ang estado ng puso ninyo at this thank moment? Thank you, G. Yung estado ng para kanina yung question ko no? Sa lahat po so it's magse-start yeah, you can start well estado ng puso I always live at the moment so it's very much like sa character ni Andre na I drafted no I still love the adventure or somehow as a filmmaker or as an artist or as a writer you embrace the things that are fleeting somehow because it brings you to some other places there's no boundary or there's no limit to how we express this thing called love. It's just a matter of how you evolve each day and how you mold your heart each day at saka kung kanino mo ibibigay at i-direct yun. So that's my status. It's very much like an artist too na every day you need that certain kind of inspiration, you need that certain kind of energy so that you could still fulfill kung ano man yung gusto mong i-pursue pa sa buhay mo or sa journey mo mismo. Yes. It is my friend who wrote it but it's my story. Yes. Meron bang peg siya? Meron bang person na peg or persons for this story? Well, it came to realize that I've been telling Z and Kylie that in some way it's my ode to myself and my journey as a filmmaker to when I first came here sa Manila because I'm a probinsyano eh so I'm from Bacolod so this is very much like how yung journey ni Sanjo dito na he just come across sa journey niya kung saan man siya mapunta. If you watch the trailer, di ba, ang sabi niya nga, kung saan man ako, padparin ang hangin, doon ako. So, in some way, there's this filmmaker at heart in us. Or, I don't know, but I just find it romantic when you're still rebelling against yourself. Or at the same time, you want to prove yourself kung hanggang saan ka. So, I think kaya nga na-embrace ko yung mga karakter nila because somehow it's very much personal to me. So, madali. Hindi ba siya parang drafted lang na, ay, sinulat mo lang kasi you want something romantic. But it's the whole journey of this character and how it will affect you and how it affected me as the one who's trying to visualize all of this. Or this is just like myself hanggang ngayon. So hanggang ngayon kasi wala, I'm just like flying away kung saan man. So yun, trying to discover pa rin things. Thank you. Aran, lagay ng puso mo. Status ng puso ko ngayon, masaya ako kung nasan ako ngayon. Basta masaya yung puso ko, masaya ako sa mga ginagawa ko, sa mga natapos kong trabaho, masaya yung puso ko na nakasama ko sa La Direct, nagkakilanlan kami, masaya yung puso ko na sumasagot ngayon sa harap nyo, dito ako nakakasagot ng maayos, at kung saan thankful ako kay God dahil pinasaya niya yung puso ko sa mga binibigay niya sa akin opportunities. Ako naman, lagay ng puso ko, status normal naman siya, kapacheck ko lang. napakarami kong dapat ipagpasalamat eh, so parang napakasaya na
punong-puno yung ligaya ng puso ko ngayon dahil dun sa balancing na hanap ko sa buhay kong to. Kahit na walang nagpapasaya? Napakarami po nagpapasaya sa akin. Okay. Thank you. Yun nga, yung balance na nakuha ko sa trabaho, sa personal life. Like ngayon, nandito ako, naka-Amerikana, nakikipag-usap. Mamaya pag-uwi ko, nasa Bukit na naman ako. Diba? Sarap lang yung balance na nakuha ko sa itong panahon ng pandemic. Kaya yun eh, contento ako sa lahat ng nangyayari sa akin. And nagpapasalamat talaga ako sa mga blessings. At sa mga opportunity na ganito, sa mga experiences na nagawa ko itong mga nakaraang araw. Ako po, I'm getting better every day. Ito yung question. Ito mo, getting better every day. Lumalakas every day. Kasi alam mo naman yun, nag-exercise tayo. So, mahilig kasi ako mag-exercise. So, the more you exercise, the mas lumalakas yung puso nyo. Pasok. There you have it. Thank you, Ms. Leia Soltero of ABS-CBN.com. Up next, we have Mr. Mario Dumawal of TV Patrol. I love you, Kylie. Now, my question is for both of you, no? Sanjo and Sanjo, napakaswerte mo talaga. No? I told you this before, no? I think you have a natural chemistry with all your leading ladies, no? ano yung value na nakuha mo kay Kylie? Value? Yes. Ang ano kasi ni Kylie, parang ang lalim na tao. Lalo na pag tinitigan mo siya, parang ang lalim niya. Parang yung soul niya talaga nararamdaman mo. And nakakatuwa sa kanya kasi first time namin nagkatrabaho. At ngayon, sinabi ko nga sa kanya, sana makapagtrabaho pa ulit kami in the future. Naito ko yung paano siya sa lahat. Kung paano siya mag-care sa paligid, sa mga tao, sa kapaligiran na nakikita natin. Hindi siya yung parang sarili lang niya, iniintindi niya. So parang yung tingin ko na nakita ko na, alam mo yun, parang social responsibility na wala sa akin. Parang nakikita ko sa akin na ganun siyang klaseng tao. Actually, si Kylie is a beautiful person inside and out talaga. And she's a caring person as well. Kylie, I don't want to press this now, but before I go, punta pa kami ng Philippines announcement. I-acknowledge lang natin yung concern ng mga tao sa'yo, no? I mean, including us, with whatever you're going through, ano yung gusto mong masasalamat at gusto mong iparating sa amin, sa lahat? Gusto ko lang po magpasalamat sa lahat ng respeto na binibigay niyo sa akin sa panahon ngayon. At sana po, tuloy-tuloy po yung pag-respeto. Pero sobrang, just so grateful for everything. And I'm just grateful for everything. Okay. I hope you get better every day. Thank you so much. And direct, sana pagtambalin mo pa uli silang dalawa. Because yeah. I think they have a beautiful chemistry together. Well, thank you na at least sa trailer nakita nyo na they have it already. So thank you. Thank you, sir.